nasa kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Narito po ang aming mga tips. Pumarada sa patag na lugar upang maiwasan ang pagkabutas ng inyong gulong. Bagalan ang takbo sa baku-bakong daan. Linisin ang gulong para matanggal ang naipong corrosive elements. Iwasang magkarga ng labis upang hindi mapuwersa ang inyong mga gulong. Ugaliin maghanda ng spare tire at palitan ang mga gulong kapag ito'y putpud na. It's better to be safe than sorry, kaya i-check at gawin ang mga bagay na ito upang makaiwas sa hassle o abriya sa ating lansang. Balik sa panahon, alamin po natin ang pagtaya ng panahon sa mga syudad na kabilang sa Southeast Asian nations. Dito sa may Thailand, inaasahan ang 28 to 35 degrees Celsius, habang ang Malaysia at Indonesia ay parehong may 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman ang temperatura sa pagitan ng 27 to 36 degrees Celsius sa may Vietnam, habang ang Brunei Darussalam ay may 24 to 33 degrees Celsius. Check naman natin ang pagtaya ng panahon sa iba pang syudad sa Asia. Dito sa may Hong Kong, inaasahan po ang 25 to 30 degrees Celsius, habang 10 to 25 degrees Celsius sa bansang China. Samantala, check naman natin ang pagtaya ng panahon sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan natin sa USA and Canada. Ang Washington, D.C. ay may 16 to 25 degrees Celsius, habang negative 1 to 9 degrees Celsius sa may Edmonton, Alberta. Punta naman tayo sa Asia and the Middle East. Mataas na po ang 31 to 40 degrees Celsius sa may Dubai, habang ang New Delhi ay may 23 to 41 degrees Celsius. Sa Europe, inaasahan naman po ang 16 to 30 degrees Celsius sa may Rome, habang ang London ay may 9 to 16 degrees Celsius. And finally, sa Australia and New Zealand, 9 to 16 degrees Celsius ang inaasahan sa may Melbourne, habang ang Wellington ay may 16 to 18 degrees Celsius. Sa iba pang impormasyon, isa sa mga health threats ngayong hot and dry season ang rabies. Kung kayo ay nakagat ng aso, watch out for the following symptoms. Lagnat at pananakit ng ulo, pananakit o pamamanhid na nakagat na bahagi ng katawan, deliryo at pagkaparilisa, pamumulikat at pagkakaroon ng hydrophobia o takot sa tubig at aerophobia o takot sa mataas na lugar. Upang ito'y maiwasan, pabakunahan ng anti-rabies ang mga alaga kada taon. Huwag rin nga hayaang manatili sa labas ng bahay ang alagang aso. Regular rin paliguan ang inyong pets at siguruhin malinis ang kanyang pagkain at tirahan. In case na kayo'y nakagat ng aso, hugasan agad ng tubig at sabon ang sugat. At itakbo ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Magpakonsulta sa doktor kapag naobserbahan ang mga sumusunod sa aso, no, sa loob ng 14 days o 2 weeks. Kung mabangis po ang aso, hindi ito tumitigil sa pagtakbo, sobra ang paglalaway, kinakagat ang mga bagay-bagay at hindi kumakain at umiinom. Tandaan na kahit hindi naobserbahan ng asong nangagat, kailangan pa rin magpukonsulta sa inyong doktor o pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Makikita po ang infographics na ito sa aming Facebook page para sa inyong kaalaman. Interview with a weather forecaster. Antabayanan po yan sa aming pagbabalik.